Hey guys! Welcome or welcome back sa aking channel, or kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa aking mga latest uploads. So, for today's video, I'm guessing alam nyo na kung about saan to kasi kitang-kita naman sa title sa baba, Assumptions About Me. So, nag-story ako kanina sa Facebook ko. Tapos, ang nakalagay doon, kung ano yung assumptions nila sa akin. Kaso, ang unti nang nag-comment or nag-reply. Kaya, ang ginawa ko ngayong gabi, pini-em ko lang yung ibang mga kaklose ko. Tapos, yung mga assumptions nila na sinabi, parang re-reactan ko ngayon. Tapos, magko-comment ako kung true or false ba yung mga assumptions nila sa akin. Kung gusto niyo makita ang mga reactions and comments ko, just keep on watching. Ayun guys, simulan na natin. Ang unang assumption ay nagmula kay Angel. Ang sabi niya ay, assumption ko sa'yo, masyado kang mabait. Baka kunin ka na ni Spencer. Tapos, mabait ka na, may pagka-wild, pero nandun pa rin yung pagiging budol mo. mabait. Siguro true. What? Dina! Tapos, wild. Hindi. False. Siguro sa salita, pero sa gawa. Hindi. And then, budol. Ibig sabihin kasi nung budol sa anin eh. Sa kumu. Tapos, kapag may mga dayas na ibabagsak, yung parang hihingi ka pa ng hihingi ng mga ano, ng dayas para makaipon ka. Kasi kapag ka may dayas ka sa ano, sa kumu, pwede yung i-convert sa cash eh. Pero, hindi ako naniniwala na budol ako. Feel ko si Angel ang budol, diba guys? Comment kayo sa baba yung mga nakakasama namin sa kumu. Ang next na assumption ay nagmula kay Champagne. Si Champagne ay kaibigan ko since grade 7. Naging kaklase ko siya sa Holly. Ang assumption niya ay cool magsalita at mahina boses. Cool magsalita. True, siguro. Kaya nasabi ni Champagne kasi kapag magkakasama kami, sobrang open ko lang sa kanila. Wala akong tinatago as in lahat sinasabi ko. At saka feel ko idol ako ni Champagne. Cool, diba? Cool, parang ano, astig, ganun. Basta ganun, siguro feel ko talaga idol ako ni Champagne. Mahina boses. True, kasi kahit pilitin ko na ano, sumigaw na, ang hina pa din. Tapos, yung iba siguro yung mga di pa ako kakilala or kaklose, siguro iisipin pa, bebe, ganun. Kasi dahil ng ano, pagsasalita ko, pero normal na talaga to. Hindi ako pa, bebe, ganito lang talaga. So, next is galing kay Nick Orlin. Si Nick Orlin ay anak, pinsan ko. Sabi, mahilig sa mas bata. Hindi ko alam. Pwedeng ano, 50-50. Pwedeng dati gusto ko mas ano, mas matanda sa akin. Kaso basta never mind. At ang sunod na assumption ay nagmula kay Jenny Gunyo. So si Jenny, kaklase ko siya since kailan ba? Grade 9 at charot. Wait lang guys, di ko maalala kung kailan ko naging kaklase si Jenny. A few moments later. Sorry Jenny, di ko natanda. Grade 10? 11? Ewan ko, basta sobrang naging close lang kami simula ng ano, grade 11. Tapos hanggang ngayon, kaklase ko pa rin siya ngayong college. Nakakasawa, charot. So, ang assumption niya ay tahimik, mabait, mahinhin, at studious. Tahimik, true. Tahimik ako kapag ano, kapag hindi ko pa masyadong kaklose yung mga kasama ko. Tapos, kapag kaklose ko na, antaldal ko na, ganun. Tapos,
mabait, true. Mabait ako kapag mabait sa akin, pero kapag mataray sa akin, syempre mataray din ako. Next, mahinhin daw. Siguro true. Kapag ano talaga, kapag kain daw kampante sa mga ano, kasama ko, ganun. Or sa mga ibang tao, kapag karami mga ibang tao. Siyempre, nahihiya akong kabilis, mahinhin ko niya. Dalagang Pilipina, yeah. And then, is to juice. Ano? True? Hindi. False? Hindi ako pala aral, pero ano? Responsable. Wait lang. Nagdududa ako sa sarili ko eh. Responsable ako yung kunyari. May requirements. Gusto ko. Magpapasa agad ako yung hindi malelate. Ganun. Kaso, noon lang yun. Kasi parang ngayon, parang tinatamad na akong magpasa-pasa ng mga requirements. Pero, at least nakakapagpasa pa rin ako. Ganun. Kasi ngayon, nakaranas na akong malate eh. Magpasa. Pero yae na, at least nakapagpasa pa rin, diba? Better late than never. Next ay nagmula kay Tese or Marites. Naging kaklase ko siya no ano, grade 9. Transfer siya sa ano, sa Holly. Tapos nung una, akala ko sobrang tahimik. Ganun. Tapos ano, naging kaklose ko siya agad kasi napagtanto ko. Sobrang talino pala ni ano, ni Tess. Eh, ayun, kinlose ko, diba ganun naman tayo? Kinlose ko si Tess, tapos ayun, kopyahan ko si Tess. Nangangapya ko kay Tess, lalo na sa math, sobrang talino. Yun nyo ba, guys? Ano siya? CPA in the making. Basta sobrang talino ni Tess, sobrang idol ko, tapos nakatinuhan sa math. Kaya kapag may mga ano, may mga solve-solve, ganun. Si Tess lang ang sagot dun. Tamang kopya lang. Ano tayo, tamang diskarte lang ganun. So, ang assumption niya ay silent but wild. Silent, oh, tahimik. Nasagot ko na naman to kanina, di ba? Wild. Bakit pa dalawa na tong wild? Wild. So, sa salita lang pero hindi sa gawa. Pati yung mga wild na salita ko sa mga ano lang, sa mga kaibigan ko lang binibitawan, hindi sa mga hindi ko ka-close. Hindi naman ako ganun ka ano. Basta ganun. Sa mga comfortable lang ako nakausap. Yun, nasa tamang pag-iisip pa naman ako. So, next ay nagmula kay Jet. Si Jet ay naging kaibigan ko sa ano, sa Kumu. Sobrang bait nito, laging nangungupo. Sobrang galang. Sana all. Ang assumption niya ay mabait po ate. Napapansin ko po parang mahiyain ka po. Ganon ate. Tsaka magaling kang makisama ate. So mabait. Siguro nga oo mabait. Kasi halos karamihan ang sabi mabait daw ako. Tapos mahiyain. Oo, mahiyain ako kapag hindi ko ka-close. Pero kapag ka-close ko na, kalob na, ganun. And then, magaling makisama. Oo, kapag ano, kapag bet ko yung mga ano, yung mga tao na nakapaligid sa akin, magaling ako makisama, ganun. Pero kapag hindi ko ka, pero kapag hindi ko mabetan, ewan ko, kusa na ano ko, naiwas, ganun. Next ay nagmula kay Ayana. So si Ayana, ano rin, naging kaibigan ko rin siya sa Kumu. Sabi, mabait, tas sweet. So mabait na naman. Siguro true na yun, true. Sweet. Sweet? Sweet. Siguro nga, true. Sweet ako kapag ano, kapag ka-close ko lang, pero kapag hindi ko ka-close, hindi ako sweet. Alam ko naman, magpaka-sweet-sweet ako sa hindi ko naman ka-close, diba? Parang kakaiba nung tingnan yun. So, next ay
Nagmula kay Angelica or Angel. Si Angel ay nakilala ko rin sa ano, sa Kumu. Kasi yung bebe niya ay naging kaklose ko sa ano, sa Kumu. Tapos chinat ako na ni ano, ni Angel. Tapos ayun, naging kaklose ko. Naging close kami sa isa't isa kasi sobrang bait niya, tapos sobrang lapit niya kay ano, kay Lord. Ganun. Ang gaan pati agad na ano, napakiramdam ko. Kaya naging magka-close kami agad. So, ang assumption niya sa akin ay mabait. O di ba? Mabait na naman. Sa mga hindi naniniwala na mabait ako diyan, mag-comment na lang kayo sa baba kung tutol talaga kayo. So, next, tahimik. So, yan. Wait lang, basahin ko muna lahat. Mabait, tahimik sa una, pero pag tumagal-tagal, madaldal na din. Tapos nakakatakot, magalit. Tapos laging bumabalik sa ex. Charing, I love you. I love you too, Angel. Mabait, true. Kasi ang dami na nagsasabi. Tahimik. Di ba nasagot ko na rin to kanina, tahimik ako kapag hindi ako comfortable or hindi ko pa masyadong kaklose, pero kapag kaklose ko na, dumadaldal na ako, ganun. Bumabalik sa ex. May ex na ba ako? May ex ba ako? Charot. Hindi ko alam. Bumabalik sa ex. Lago. Bumabalik sa ex. True? No, my God! O sino mang pamilya na nanonood? O sino mang pamilya ko na nanonood dito? Sorry pa! Siguro, true. Kasi, marupok ako, girl! Marupok ako, girl! Pero di lang naman ako marupok. Aminin! May isa pa ako. Ay, marami akong mga kaibigan na marurupok. Nangunguna dyan si, ano, Razel Joy Anthony. Basta, feel ko halos lahat naman kami marupok. Eh, charot. Kasi kapag, ano, kapag nagmahal ako, sobrang na-attach ako. Ganun. Tapos kahit ano pang kasalanan na ginawa sa akin, ang bilis ko patawarin. Ganun. Kasi, hindi lang naman sa, ano, sa boyfriend, pati sa mga kaibigan. Ganun. Basta sa mga kaklose ko, ganun. So, ang next ay nagmula kay Ira. Si Ira ay naging kaklase ko no grade 8. Tapos, naging magkaklose kami kasi yung ate ko at ate niya ay magkaklase at magkaibigan. Kaya naging magkaibigan rin kami. Kapag lunch dati, magkasabay kami kumain. Tapos, kapag uwian na sa hapon, magkasabay rin kami kasi iisa lang yung way ng ano, or iisa lang yung direction ng uwian namin. Kaya sobrang naging close din kami. Tapos, close din yung ano namin eh, magulang. Ang assumption niya ay madaming crush. Mabait, matalino, mahiyain. Madaming crush? False? False siguro. Siguro dati nung ano nung... Hindi, false talaga. Nagka-crush ako pero... Pa-isa-isa lang. Tapos matagal rin ako magka-crush, ganun. Feel ko ang pinakamatagal din naging crush yung ano nung grade 7 ako. Pinsan niya yun ni Ira. Wait lang, bilangin ko lang kung ilan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 years ko naging ano, crush. Buti na lang nawala na yung pagka-crush ko. Tapos mabait. Oh, ayun, true ulit. Kasi paulit-ulit lang naman eh. Mabait. Matalino. Sana true! No, hindi ako matalino. Sadyang ano lang. Responsable ganun.
Tapos, mahihiyain. Ayun, kanina rin nasagot ko na mahihiyain ako sa una kapag hindi ko ka-close. Pero kapag ka-close ko naman, madaldal na ako ganun. So, next ay nagmula kay Mary Joy. Si Mary Joy, naging kaklase ko rin siya nung grade 7. Tapos, grade 8, hindi. Grade 9, 10. Naging kaklase ko ulit siya nung grade 11 at 12. 10, 11, 12. Naging kaklase ko siya ng grade 7, 10, 11, 12. So, 4 years. Pero, kahit hindi ko siya naging kaklase nung mga ibang grade, pa rin kami? Magkaibigan pa rin kami. Close pa rin kami sa isa't isa. So, ang first assumption niya ay tahimik at mahiyain. Tahimik, ayun. Ulit-ulit lang, di ba, guys? Tahimik at mahiyain. Tahimik ako sa una. Pero kapag ka-close ko na, basta ganun. Mahiyain. Kakasabi ko lang din kanina. So, ang next ay galing kay Marv. Si Marv ay naging ka-close ko lang din sa Kumu. Si Marv kasi sobrang bait. Napapasok ako nun sa niya eh, sa live stream. Tapos, ang dal-dal niya, sobrang feeling ko, kampante agad yung yung loob ko. Tapos yun, naging ka-close ko. So, ang assumption niya sa akin ay mabait is now mahiyain. Mabait, ayun. Kanina pa yun, paulit-ulit na. Isnob. Siguro mo wala akong isnob. Kasi, kapag kapag hindi ko feel yung tao. Pati ba kaya nasasabing snob kasi, daw masyadong nagre-reply na ngayon sa messenger. Nag-iba na ako ngayon eh. Dati kasi, kapag may nag-chat sa akin, hindi ko hayaan na umaba yung oras na hindi ko ma-reply. Ewan ko, tinatamad na ako talaga mag-reply kahit kanino. Tapos, mahiyain. Ayun, kanina ko ba na solution? Ulit-ulit na guys, diba? So, ang next ay nagmula kay Razel Joy, ang isa pang napakarupo. Charot. Pero dati lang siya marupo kasi ngayon may bago na siyang bebe. Feel ko naman sobrang saya niya na sa bago niyang bebe. Sana all. Ganun, sobrang swerte nila sa isa't isa ngayon. Shout out sa bebe ni Razel. Hi, Mark. Nakasama ko si Mark, guys, sa sa vlog ko. Yung mas nauna dito, yung sa kilik-kilik prank. Yun. Siya yung una kong tinawagan. Napaka-epic naman, napaka-seryosong tao. So, ang assumption ni Razel ay matagal mag-move on sa ex. Mataray. 5'7 ang height. May jowa. Madaming lalaki. Malaki daddy. Matagal mag-move on sa ex. True. Kung yung una kong ex, 2 years at ako bago maka-move on. Siguro kung hindi dumating yung isa ko pang ex, di pa rin siguro maka-move on dun. Buti na lang dumating yung isa. Charot, kaso iniwan din ako, pinagpalit ako. Okay lang, masaya na ako eh. So, next, mataray. Siguro, mataray, lalo na sa mga lalaki na bigla-bigla na lang mag-chat-chat. Tapos, hindi naman as in agad magtataray ako, pero kapag yung mag-chat-chat tapos re-reply ka kunyari, hello, ganun. Tapos, kung makapag-chat na ulit, kala mo close, tapos bigla-bigla na lang matawag, ganun. Siyempre, nakakainis. Alang-alang, hindi mo yung tarayan, hindi mo naman ka-close, tapos feeling close eh. Charot lang. Basta ganun. Sa mga sa mga hindi ko lang kakilala, sa mga strangers lang. Hindi mo lang mataray sa mga kakilala. 5'7 ang height. Hindi ko alam ngayon ang height ko eh. Dati kasi 5'6. Alam ko 5'6 ang height ko. Pero mga senior high school pa yun eh. Tapos ngayon, third year college na. Feel ko mas tumangkad pa ako. Ang dami nagsasabi-sabi. Wala, mamakad. Ang tangkad mo na ngayon. Feel ko mga ako ngayon. 5'8 siguro. May jowa. False, walang jowa.
Madaming lalaki. False. Paano ba madaming lalaki? Siguro madaming lalaki na kaibigan, pero ngayon lang ako nagkaroon ng maraming kaibigan na lalaki kasi nakilala ko sila sa ano, sa Kumu, tapos sobrang tropang-tropang turinga namin sa isa't isa. Ang sarap nilang ano, kabanding, ganun. Tapos, malaki dede. Wait lang guys. Wait, nagblaka din ako. Malaki dede. Kayo na lang guys, sumusga. So guys, as you can see, foam lang yan. Wala, sobrang flat ko. Kung may ano tayo, kung may Ivana Alawi, ako naman si Ivana Aladi. Ivana Aladidi. Wala akong dede guys. Sana all pinagpala. Ang sunod ay nagmula kay Kuya Jeff. Si Kuya Jeff ay naging kaibigan ko rin siya sa Kumu. Sobrang bait rin ito ni Kuya Jeff. Sobrang supportive. Sobrang supportive. Ganun. Ang sabi niya ay, ang masasabi ko lang Kat, huwag ka sana magbabago bilang kaibigan ko. No need to ask a question. Alam kong mabait kang tao. Aww. Sweet naman ni Kuya Jeff. Yun guys, diba? Ang doon nagsasabi, mabait daw ako. Sana true. Charot. Yun guys, mabait daw ako. Hindi ko sila binayadan guys ha. Talagang yun lang ang assumption nila sa akin. So, last one. OMG. Ito ay nagmula sa akin. Matalik na kaaway. Charot. Nagmula kay Wenzel. Ang namakit sa aking heart. Charot. Kay Wenzel. Ang sabi ay, ano, weak pagdating sa pag-ibig. Good friend, tapos malambing. Weak pagdating sa pag-ibig. Siguro false. Charot lang. Marupok ako, girl. True. Sobrang marupok ako, guys. Alam kong di lang ako marupok. Good friend, tapos malambing. Good friend, oo, sobrang good friend ko. Sobrang tinetreasure kong mga nagiging kaibigan ko. Aww. And then malambing. Siguro true rin, true. So, ayun lang guys. Dito na natatapos ang assumptions about me. Sana mas makilala niyo pa ako. At thank you nga po pala sa patuloy na pagsuporta sa akin sa mga nanonood ng vlogs ko at sa mga nag... Basta sa mga... Lahat, basta sa lahat ng mga nasupport sa akin. Thank you guys. God bless. At maraming salamat rin sa mga ano... Sa mga nakika-operate sa ano assumptions about me. Kasi kung wala kayo, wala akong babasahin at wala akong mga re-reakan na ano assumptions, diba? So, ayun guys. Thank you. I love you all. So, guys, dito na natatapos ang aking vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye! Oops, wait lang pala. Shoutout kay Darren Castillo na isa ko pang kaibigan na hindi man lang nag-comment or nagbigay ng assumption sa akin. Charot lang. I love you, Darren!